Hello guys, good afternoon. So welcome to my channel. Welcome back to Vanessa's Televlog. So for those na nakasubscribe na sa akin, welcome back. And for those who are new to my channel, hello, welcome. So today's video guys is something na we must be aware of if you are an online English teacher. Kasi for almost 2 months ko sa serbisyo, natikyo na agad ako, or the technical quality. Ito yung isa sa pinakamataas na sanction, parang ganun. Yung sila yung nag-evaluate ng mga lesson natin sa ating mga estudyante since I'm an online English teacher. Online English teacher. So, TQ kasi kinomplain ako ng estudyante ko. To think na siya yung nakakagawa ng mali sa akin. Ako pa yung kinomplain niya. Kasi I finished the materials for our lesson earlier than the 25 minutes. Kasi natapos ko siya 17 minutes. Tapos binalikan ko na lang. It was then that yung students ko kasi ayaw niya mag-expound ng words. Gusto niya yung word na nakikita niya sa screen, yun lang yung yung gagamitin mo, hindi ka gagamit ng ibang mas mahirap or mas tricky or other term, ganon. So sa every slides, hindi na ako nag-evaporate, hindi na ako nag-iisip ng ibang word to explain more about that word. So yun, natapos ko siya ng 17 minutes and then I go back to other, to the previous pages. Yun, kinomplain niya ako. Ikaw ba naman, estudyante mo, pag magsasalita ka ng ibang word na like, same meaning din naman, ginaganong ka niya, di ba? Parang napaka unrespectful para sa akin yun. So, I wanted to finish the materials as soon as possible para, matapos na yung klase namin. So, yun, natikyo ako dahil doon, or technical quality. And then, lucky na lang ako kasi hindi ako binigyan ng sanction, or hindi ako sinuspinde, ganyan-ganyan. Kasi kailangan talaga ma-maximize mo yung time, or ma-minimize mo yung time para doon sa 25 minute na isang klase mo. So, yun yung isa sa pinakamahirap na na kinakaharap ng isang online English teacher kapag bastos or rude yung estudyante mo is wag ka na lang paapekto kasi it was my first time to encounter that kind of student. So hindi siya mabuting ugali ng estudyante kasi parang hindi mo na nirerespeto yung teacher mo. So, ayun, buti na lang nadaan ko naman sa explain at saka na-evaluate nila yung lesson ko na talagang rude yung students. So, ayun, hindi na nila ako sinuspindi or binigyan ng kung ano mang parusa. Kinausap lang ako. So, yun, nakakainis lang kasi you're here to work and to guide them or to teach them. Not enough, although in your part wala ka namang ginawang masama, nasa part naman nila yung mali, ikaw pa rin yung lalabas na mali since ikaw yung teacher. So ang payo ko lang is if you encounter this kind of student, pakita mo na mas malakas ka sa kanya. Yun, pakita mo na teacher ka, estudyante pa lang siya, ganoon. So kailangan niya makinig sa iyo. Ganoon. And then yun yung iniisip ko ngayon. And then there were times kasi na minsan naro-wrong pronunciation na ako kasi nararattle ako minsan, yung parang pagod na pagod ka na, yung parang sunod-sunod yung estudyante mo. Tapos 5 minutes lang yung pahinga mo kada estudyante. Pagkatapos mo nito, gagawa ka pa ng lesson memo. Tapos, pagtingin mo, 2 minutes na lang, iinom ka lang ng tubig, pupunta ka na naman sa isang klase mo. So, yun yung isa sa pinakamahirap na na-encounter ng online English teacher. And then, what else kagabi naman? Meron akong estudyante ng 16 times na. 16 times ko na siyang naging estudyante. And then, nagkamali siya ng book ng class niya. Nag-book siya sa akin ng sobrang pang-adult na. Ang dami niya ng stages na nilagpasan. Kasi nasa zero level pa lang siya. Yung binok niya is parang for adult unit 1, level 1, ganyan na yon. So, pang college na.
Ganon. Sobrang na-stress ako kasi yung ano pa lang, yung title pa lang is very tricky na. Ganyan. So, sabi ko, paano niya maiintindihan to? Hindi pa niya kaya kasi nasa ano pa lang kami, nagfa-familiarize pa lang siya ng word from alphabet, yung parang A is for apple, B is for ball, ganun pa lang. So, I chose to change the topic into A, B, C or the alphabet. And then, yun, kapag nakaka-encounter tayo ng mga ganong instances, is we immediately contact our captains, ganyan, and then they will guide us. And then, some of them advise me na mag-chat sa lesson support. So, yun, chinat ko yung lesson support and hindi ko alam kung ano na mangyayari kasi ang sinabi ko lang doon, I have here a student who mistakenly enrolled a lesson for adult and she's just a kid and is still familiarizing the words in alphabet, sabi ko. And then, so on and so forth, hindi ko na alam kung ano mangyayari. So, medyo, ano, dito ko na nai-encounter yung hirap. Tsaka, nagkaroon ako ng late dahil sa AC or sa air class namin kasi nagloading siya. Eh, hindi ko naman sana kasalanan 'yon, pero magiging kasalanan mo 'yon. So 'yon. 'Yun lang. mahirap din, mahirap maging online English teacher. Mahirap kasi hindi mo kasama yung estudyante, hindi mo siya mapapaharap sa iyo kung gusto mo mang paharapin siya. So ang pantatawag mo lang sa kanya is eto, video. Buti ko makinig siya sa iyo, 'di ba? So, 'yun, we must and we should try our best as long as we can. Kahit bumuga ka ng apoy, kung kinakailangan makuha lang 'yung attention ng bagets. So, 'yun, mahirap din pala maging English online teacher. It's not just salita ka ng salita, nagkakamalat ka na ng isang buwan. Mahirap din ang mga estudyante. Please, kasi you cannot please everybody. Okay, and how about this one? Pero marami akong favorite students kasi sila yung mga attentive, lagi nasagot. Yan, so I like those kind of student. So, ano pa ba? Yun lang, parang this vlog is just an update kung ano na yung nangyayari sa akin and in my almost 2 months in the service. So, yun, na-TQ agad ako. Violation. Pero, it's okay. It's normal. Even the captains, nagaganon din sila. So, yun lang. And then, napansin ko din, ngayon, na since magtutumans na ako, true to their words na kapag nasa second month ka na, medyo yung profile mo is papagitnaan na hanggang kapag 3 years ka na, doon ka na sa dulo. So, papaunti na rin ng papaunti yung mga estudyante. So, I hope na sana madami pa rin mag-book sa akin para may pambili tayo ng kaartehan sa buhay. So, ayun lang guys. Thank you guys for watching my vlog and my video today. Bye-bye!